Naglambing po sa akin si Manang, mga kaibigan. Nagpaluto. Ang gusto niya raw po, baboy. Pero ang sarsa dapat po malinamnam, malapot at maputi ang sarsa. Sabi ko, ito gagawin natin. Pasintabi po sa mga kaibigan natin na hindi na kumakain o hindi kumakain ng baboy. Ito po ang lulutuin ko ngayon. Napakalaki po yata itong aking nabiling baboy, kaya hihiwain ko ng maliliit. Tapos, painitin po muna natin itong ating kawali. Pag mainit na mantika, konti lang, hindi marami, mga 2 kutsarang mantika. Pag mainit na yung ating kawali, ilalagay ko na po itong ating baboy. Yan. Ang gagawin po niyan, papupulahin lang natin, hindi natin tuluyang lulutuin agad-agad. Ang tawag po dito sa process na ginagawa ko ngayon ay searing. Ayan. Bubudburan ko na rin po ng konting asin at konting pamintang durog. Siguro to sa kapal nito mga 2 o 3 minuto bago pumala yung kabila, tapos saka natin ibabaliktad. Binabaliktad ko na po ito pagkatapos ng 3 minuto. Hindi pa masyado siyang pulang-pula, pero para sa akin okay na. Nakita niyo po ba to? Ganyan. Dapat ganyan kapula. O yung kabila naman. Baliktarin po muna natin. Talagang dapat po ganito eh. Ayan, ganyan. Babaliktarin ko po muna. At ganun din ang gagawin natin. Papupulahin po natin ng mga 3 hanggang 5 minuto. Makapal po kasi ang hiwa ko nitong aking baboy eh. Palagay ko, okay na po ito. 10 minuto ko pong pinabaliktad-baliktad itong ating baboy at makapal ang hiwa. Dapat po ganyan. Ang gagawin ko po, sandali, babaliktarin muna natin. 4 na tasa ng tubig. Siyempre po, palalambutin natin. Kaya marami kong tubig na ilalagay. Baka nga kulang pa ito eh. Pero sa ngayon, 4 na tasa po ang inilagay ko. 2 kutsarang patis. 2 kutsarang toyo. Dahon ng laurel. Isasara po natin, pakukuluin natin hanggang sa lumambot-lambot na po yung ating baboy. Okay, nakita niyo po yan. Konti na lang ang ating sabaw. Ito po ay 25 minuto ko nang niluto. Siguradong sigurado na ako na malambot na. Tignan niyo, oh, 'di ba? At yung sabaw kulay brown. Isasalin po muna natin yung ating malambot na baboy sa tasa. Yung sarsa naman ay isasalin muna natin sa tasa. Ayan ang baboy. Ito po ang sarsa. Wala na pong laman to. Ganito rin gagawin natin, ha? Manood po kayo. Lalagyan ko po ulit ng mga 2 kutsarang mantika. Kahit isa lang. May mantika na po kasi yan, eh. Ito po ay 4 na kutsara ng butter. Tunawin po natin yan. Pag tunaw na, ilalagay ko na po itong ating sibuyas. Bawang. Haluin po natin yan. Kinakailangan maluto yung ating sibuyas. Kapag kamapula na po yung sibuyas, lagay ko na itong ating 2 kutsarang toyo. 1/2 tasa ng tubig. Haluin po natin yan. Isasabay ko na rin po itong ating 2 malaking carrots. Malalaki rin po ang hiwa. Nakita nyo ba? Siyempre, malaki yung hiwa ng baboy eh. Patatas, ganun din po ang hiwa. Malalaki. Haluin po natin sandali. Lalagyan ko na po ng konting paminta. Takpan po natin at hayaan nating maluto-luto at lumambot yung ating patatas. 10 minuto. Tignan nyo, malambot na po ang ating patatas. Kaunti na rin po yung tubig. Yan po ang magiging salsa natin. Malasang malasa. Ito po gagawin ko. Nakita nyo naman, tinanggal ko po yung mantika nitong ating pinagpakuluan kanina. Para hindi masyadong mamantika. Ilalagay ko na po. Ito naman ay 1 latang maliit ng kabute. Luto na po ito eh. Ilagay na rin natin. Tinanggal ko po ang tubig. Haluin po natin yan. Tapos ito po ilalagay natin. 1 lata ng kabute. Hinahanap po natin ang apoy. Katamtaman lang. At haluin natin. Kung gusto pong maglagay ng konti pang sabaw, mga 1/2 tasa, maglagay po tayo. Baka kasi matuyo eh. Haluin po natin. Ilalagay ko na po itong ating malambot na baboy. Haluin po natin yan. Naku po, mabagin. Ewan ko na.
Mapapasabak na naman tayo ng kainan dito, mga kaibigan. Maglagay po tayo ng siling berde para maganda ang kulay. Haluin po natin yan. Takpan po natin yan, patayin natin ang apoy at hayaan nating maluto yung siling berde ng natitirang init dito sa loob ng ating kawali. Sana po yung magustuhan nyo. Pasintabi po sa mga kaibigan natin na hindi na kumakain ng baboy. Salamat po. Susunod ulit. Ron Bilaro po.